Tara guys, gawa tayong kasaba cake. Ayun, meron dito tayong 3 kilong kasaba. Pero hindi naman natin ito uubusin kasi sobrang dami naman. Pinilihan ko lang din ito kung anong pwede at saka yung mga malalambot. So yun na nga, medyo matigas na nga siya. Una binalatan ko lang din ito. Tapos ginadgad ko sa gadgaran ng cheese kasi ito lang ang meron kami. Hanggang sa makaipon. Ayun, nagadgad ko na lahat. So timplahan na natin. So kunti lang naman ang gagawin natin. Naglagay lang ako ng 3 cups na kasaba. Tapos isa't kalahating gata. Purong-puro to guys. Yan. Tapos nilagyan ko ng condense. Hindi ko inubos yung condense guys. Nagtira ako ng konti kasi panglagay natin sa pang toppings. Tapos nilagyan ko rin ng 2 itlog para malambot ang ating kasaba. Tapos nilagyan ko ng cheese para medyo masarap ang ating kasaba. At nilagyan ko rin ng butter. Inalo ko lang ito hanggang mamix ang mga ingredients na nilagay natin. Halu-haluin mo lang to guys. Ganyan lang. So ikaw, depende sa'yo kung maglalagay ka ng tubig. Medyo malapot pa nga siya kaya nagdagdag pa ako ulit ng gatas. Para mas masarap, inalo ko lang ito. So pwede na ito guys, ilagay na natin ito sa lagayan. Pinunasan ko lang yung lagayan natin ng butter para hindi siya dumikit kapag okay na siya. Ilagay na natin. Yan, medyo okay na rin siya. Medyo madami na rin ang nagawa natin, siguro mga 1 kilo to guys. Kasi yung iba medyo bulok na. Yan. Tapos ito nga pala guys yung natira natin. Yung condense. Tapos may gata, may cheese. Tapos pinagsama-sama ko lang ito. Ito yung lalagay natin sa ibabaw pang toppings kapag okay na yung kasaba natin. Nilagyan ko ulit ng butter para makintabang kasaba natin. So pwede na natin. Salang na natin guys. Guys, sinaling ko nga pala ito sa isang malaking lagayan kasi mababaw kaya para mas malalim, para mas mataas yung kasaba natin, kaya nilipat ko sa isang lagayan. Antayin lang natin ito maluto. Siguro mga 45 minutes. Okay na ito guys. Ayan, luto na. Medyo tuyo-tuyo na. Saktong-sakto lang siya. Medyo basa pa yung gitna. Kasi ilalagay natin yung topping sa ibabaw. Tapos ibabalik uli natin sa oven. Ayan, sakto lang yung pagkakaluto niya. Medyo katutuyo lang ng gitna. Pero napakalambot. Ayan, lagay. Ito yung tira natin guys kanina, yung minix natin, yung pang toppings, yung cheese at saka condense. Yan. Lulutuin lang natin to ng mga 10 to 15 minutes hanggang mag-burn lang siya guys. Na masunog-sunog lang yung cheese para mabango naman yung kasaba natin. So okay na ito guys. Ayan na, luto na. Napakabango. So yun na nga, magandang pagkaluto. Yun na nga guys, pinalamig ko lang ito ng mga 30 minutes kasi sobrang init. Hindi siya maganda kainin pag sobrang init. Kasi kumakapit sa gilagit, hiniwa-hiwa ko na ito ng mga 50 piraso para hindi naman kagad maubos. Yan. So ano pang hinihintay guys? Tiki man na. Ayun guys, napakalambot niya. Sakto lang yung pagkalamig-lamig. Siyempre ako nagagat na nguna. Tiki man time. Sakto lang yung texture na guys, napakalambot. Saka meron pinaka ano sa ibabaw. Tiki man time, first bite. Dun nga pala sa unang video ko guys, may nag-comment kaya daw masarap yung niluluto ko kasi ako lang daw ang tumitikim. Di sige, pinatikim ko rin to sa kasama ko. So bahala na kayo guys kung anong sasabihin niya ha, pakinggan nyo. Lasa ma'am. Sarap.